Hey mga padangat, kasi wala tayong mga vlog ngayon, so gusto ko mag-share sa inyo kung ano yung mga nagawa ko ay natulong ko sa akin, sa sarili ko, sa pamilya ko nung binigyan ako ng Panginoon ng biyaya ng makapagtrabaho dito sa Taiwan. At ayun na nga, naranasan namin at talagang dati kasi sobrang lagi lang kami nangungupahan sa Laguna. 4 na beses kaming palipat-lipat ng tirahan. Naranasan namin yung bumabagyo, talagang natutuklap yung bubong at mapapaiyak na lang sa isang tabi. Pero syempre, hindi pa rin tayo pinabayaan ni Lord. At nung nakapasa ako sa Taiwan, nung palang nalaman ko na nakapasa ako sa interview, sobrang galak ng puso ko. Hindi ko alam, para ako nanalo sa loto. Kasi alam kong ito na yung simula na pwede ko nang gawin yung mga bagay na gusto kong itulong sa pamilya ko at para medyo makaahon kami sa makaluwag-luwag sa buhay. 26 na ako nung nakapag-abroad ako. Kumbaga sa iba, medyo matanda na yung edad ko para sa ganon, para sa pag-abroad. Pero syempre, hindi natin yun inisip, binaliwala natin. Edad lang yan. Nagpatuloy ako. Yung 3 taon na yon, wala akong uwi. Kasi syempre, wala naman akong ganong kalaking pera. Kasi syempre, pag nag-abroad tayo, kailangan nating ng malaking pera eh. So syempre, may mga utang tayo. At the same time, nagpapadala tayo sa pamilya natin at meron tayong tinatarget na gusto nating makamit. Gusto nating mabili or maibigay sa pamilya natin sa taon na magtatrabaho tayo dito. So ayun na nga, 3 taon nang lumipas, wala akong uwi. Puro usap lang ako sa bahay. Syempre, sobrang miss na miss ko na yung family ko, lalo na yung mama ko. Wala tayong magawa eh. Pero ayun mga padangat, lumipas yung 3 taon at ngayon, hindi pa rin ako nakaka-uwi. Since 2016 and now is 2021 na. Gusto ko i-share sa inyo na hindi na kami nag-rent ng bahay. Wow! Ilalagay ko din ito sa vlog nito kung paano siya nagsimula. At napakaswerte ko din kasi yung papa ko, siya na yung gumawa, siya na yung nag-asikaso ng mga gusto ko sa bahay. Hindi man siya ganun kagara or kabongga ng katulad ng sa iba. Hindi man siya ganun kalaki katulad ng sa iba. Natutuwa lang ako at gusto ko pa rin ibahagi sa inyo na napakataba ng puso ko nung natupad ito. Siguro lalong-lalong na kapag nakita ko siya, kasi hindi ko pa siya nakakita. Nakatira na dun sina mama. Ayun, okay na siya ngayon. Buo na siya, tinitira na nila, mag-iisang taon na. Ngayon ko lang naisip na ikwento sa inyo kasi gusto ko lang ma-inspire kayo or gusto ko lang sabihin dun sa mga taong nangangarap or sabihin natin na gusto nilang magkaroon ng mga bagay na akala nila hindi nila matutupad. Mga padangat, matutupad nyo yun. Promise yan. Basta alam nyo lang kung paano nyo gagawin. Alam nyo lang kung paano sisimulan. Kailangan nyo siyempre simulan at siyempre ipagdasal natin na matupad natin ang mga yon. Sabihin sa inyo, wala yan sa edad, bata man o matanda. Kung gusto mong mangarap, mangarap ka. Kung gusto mo ng mga bagay na
gusto mong makamit para sa sarili mo at para sa pamilya mo, ipagpatuloy mo lang yan. Naman kailangan magmadali, hindi mo kailangan makipag-unahan sa iba, hindi mo kailangan maingit sa iba kasi yung sa kanila nakuha na nila o nakamit na nila. Ang kailangan dito, syempre alam mo kung paano mo gagawin, paano mo sisimulan para makamit mo yung mga bagay na gusto mo at yung mga pangarap mo. Yung lahat ng mga puyat at pagod nyo, yung lahat ng pagtitiis nyo, yung sakripisyon nyo ng ilang taon dito sa ibang bansa, o kung nasaan man kayong lugar para sa mga pangarap nyo, yung mahabang paghihintay mo, mahabang proseso, sigurado ako, hindi lahat ng yan mauuwi sa wala. Kasi alam nyo mga padangad, dadating ang panahon, ibibigay yan sa inyo ng Panginoon. Maniwala kayo at huwag kayong titigil para makamit yung mga bagay na yon.